Si Chairman Sixto Brillantes po nasa linya ngayon. Maganda umaga po sa inyo. Chairman, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Kapag-inig mo. Apo, thank you, sir. Paraw natin ito maiklaro itong mga isyong ito, Chairman. Number one, nung pong Monday, sa amin pong panayam sa inyo, nabanggit nyo na hindi nyo na po irerekomenda na gamitin ang PCOS sa 2016. Tapos po kahapon, sa akin nabasa po sa website ng abs.com, ang sabi niyo daw ho, you will recommend na ito'y gamitin. Ano ho ba talaga, Chairman? Ay, hindi. Ako wala akong posisyon. Actually, ang posisyon ko is that ako personally, nasabi ko, I don't think we should use PCOS anymore because of the experience na nagkaroon ako, no? Na pangalawang gamit pa lang, sa daming batikos na inaabot natin. Ako, mahihirapan yung papalit sa akin na Chairman by 2016. Kung ito rin ang sasabupain ng patikos. Okay pa naman sana yung patikos, pero depende sa maintenance. Maintenance at yung mga sira na pwedeng palitan, pwedeng umorder ng bago, at there are also proposals to increase the number para ma-solve yung problem namin. Bago 2013, nagpapadagdag na kami, kaya lang nagkulang sa budget. We wanted 120,000 na patikos instead of the 80, pero hindi na umabot. So we have to make use of the 80. Pwede increase, pwede naman din magbago. Pero ako, OMR pa rin. Ano? The general category is OMR, scanning machine. Not necessarily the Smartmatic PCOS, but the scanning machine would be okay for 2016. Kasi yun ang experience natin. Hindi na dapat tayo magpalit pa ng general, yung general na makina. Pero whether we will use the Smartmatic PCOS, which we have used twice, opo. Ako, may reservation na ako doon. Yun naman ang gusto ko i-clarify. Sana hindi na. Tignan natin ang maintenance na mabuti at bumili tayo ng bago, not necessarily coming from Smartmatic, but more or less the same OMR system. Opo, optical, ano ho? Optical, ano ho? OMR. Tama, PCOS kasi is a generic term naman eh. Opo, opo. Ang nag-question is the Smartmatic PCOS. Opo. PCOS is actually talagang precinct count optical. So, system, okay na yan eh. Mm-hmm. Okay naman na gabi. Opo. So, ngayon, kung so, Chairman, pag-inispring ba, okay naman. Opo. So, Chairman, ito ho bang, di ba ho noong una yan po ay nirentahan lang natin, tapos po ating binili. Ito ho bang pagbili po natin ng magkano po, Chairman, ang bili? Ito ho ba'y fully paid na, as in, wala na po silang collectible sa atin? Hindi. Meron pa tayong retention lang. Meron tayong retain ng 10% plus 5, that's 15% of the total of the 1.8. So, 1.8 yung ating final billing eh. Na binayaran na namin yung one-third. Tapos yung final one-third, tapos na ho yan except for the retention. So that is about 200 million plus. So, na collectibles pa? Yeah. Retention. This will be, we have to make use now of this. Tingnan natin kung ano pa ang mga ano. Baka meron pa kaming mga due and demandable from Smartmatic. O meron pa sa amin. We can make use of this retention. But generally, this retention is provided under the option to purchase namin. Opo. So yung bang inhubang issue, Chairman, na kung ilan po ang pumalya? Either hindi nagamit o sadya talaga nagkaroon ng nung ginamit technical problem, yan ba ho ay may rebate tayo? Soli ho ba bayad ron? Tama ho yun. Kung it involves the machine itself, no? Now we can make use of the retention to charge it to Smartmatic. Sila naman nagtinda sa atin yan. Yung makina. If we're thinking about, let's say, deficiencies in the CF card, we have a separate contract naman on the CF card, no? Which Smartmatic as the supplier. So doon naman namin charge. Meron naman po kami retention doon. May kontrata rin naman tayong hiwalay doon. Iba naman yung CF card. So ganun po yun. Iba ho yung supplier ng CF card? Sila rin, no? Smartmatic din. Opo. Pero ibang deal naman yon. Hindi yun PCOS machine kasama. Iba yun. Iba yun. Yun part of the option to purchase. The option to purchase natin covered mainly the hardware.
yung PCOS ni Makina. Opo, okay. So, Chairman, kailan po malalaman, meron ba kayong parang timetable dyan, kung ilan po talagang makina ang hindi napakinabangan last election para ho ma-establish natin kung magkano po ang ating rebate o ika nga, hindi na ho babayaran pa dito sa Smartmatic dahil nga sa hindi mo naman nagamit yung makina? So, we have to check. No? Ngayon, hinihingi ko na from our senior staff on getting a final report. No? Sabi ko kung pwede, matapos na natin ngayon linggo. Tinatapos lang na, inuuna lang namin itong party list. We might be able to finish it today or tomorrow. That should set all yung proklamasyon. Ito na lang naiwan eh. Na-proclaim na namin lahat buong Pilipinas from Senate down to the last councilor except for a few na siguro mga anim lang ang bilang namin na mag-special election sa dalawang lugar. Sineset na rin namin kagad. After all of this, then we can now move into the checking, yung parang general overview of what actually happened, what were the deficiencies discovered, what were the errors they committed, para magkaroon mo kami ng parang pinaka-final assessment. Okay. Sinasabi ko, you need this all and then we're requiring our senior staff, our PMO office, yung aming project management to give us the details already of all of this. Kaya ngayon, yung nakikita nyo sa bet namin, 200, baka mag-300 ang nasira, safeguard, anong nasira, baka may sinira ibang tao, baka na-corrupt. Opo. We don't really have details as yet, no? But we're coming out with it. Opo, sige po. Opo. So, hihintayin namin yan. I hope hindi ho naman ganun katagalan yon. Pati ho yung CF cards, ilan ba ang nag-aberya, ano ba ang naging problema nito, ano ba ang cost nito, etc. Okay, yung pong binabanggit din na hanggang June 30 na lang kaninyo ang paggamit natin dito ho sa kumpanyang ito hong bodegang ito? Warehouse. So, ang kontrata ho natin yan, hindi kontrata kung hindi agreement namin. Sa hukuman? 7 months. Bayad, ang binayaran ho namin ito, dinipositin namin sa Osgado, yung 7 months rental to PSI. No? Up to June 30 ho yung nadeposit namin amount. So, wala ho kami problem. Once we reach June 30, we either negotiate with PSI to the court kasi may court proceedings ito eh. Yung writ of possession at expropriation, we will probably negotiate for an extension if we need to stay some more in Kabuyao. In the meantime, that we are looking for another warehouse where we can relocate. Opo. Just to make sure, is that in our reverse deployment now, na magbabalikan na itong mga PCOS, we will put them back there sa Kabuyao muna kasi wala pa kaming napukuhang alternative area. And then, up to June 30, if we said to stay there beyond June 30, we will just have to ask the court to allow us to stay there and we will pay the PSI. No? Hanggang makakita kami ng ibang lugar, we are definitely going to transfer and get out of the area. Opo. As to when, depende ho sa situation kung makakita kagad kami. Opo. Pero hindi, ano, no? Hindi mangangahulugan ito. Na kapag ho hindi kayo nagkasundo, no, either sa yung hukuman o kaya itong power serve na ito, na kayo po ay kayo ay i-eject doon sa bodega. Hindi ho naman kami pwedeng i-eject. I think the only way that we can be ejected there is through the court order. Kasi meron na ho kami binigay ang court na writ of possession. Until the court withdraws that writ of possession, we're entitled to stay, no? And I don't think PSI can violate that writ of possession issue or order ng Roscado. So, petition lang. Pagka sinabi ng court, we want to be reasonable, baka sabihin naman ng PSI, magdamdam naman ang kanya renta. All of these are negotiable, but in the presence of the court, kasi may court case pending. Apo, bakit na lang ho kayo hindi magpabidding ng bago sa mga may-ari ng bodega? Baka may mga tao po o negosyante mas interesado dyan? Tama ho yun. We're making the survey. We're actually, 2 months ago pa, nagsasurvey na kami. Although ang preference na namin sana is a government warehouse where we don't really have to go up to yung detalyadong bidding at government warehouse na lang kung may available. Maraming araw dun sa tinitignan namin, Subic and Clark Carrier na warehouses, government warehouses to, no? This would be our preference. But kung wala o hindi po pwede, depende po sa anong sasabihin ng aming mga engineers at aming mga warehousemen, we will have to go into bidding, which will require a private one.
private warehouse. Meron naman tinitingnan, parang yating na home, munting lupa, some area near Kabuyaw also, meron sa Carmona. I know, there are several places. Tinitingnan namin. Tuloy-tuloy naman pagtingin. Gano'n ba kalaki ho? Are you familiar? Ilang bang square meters ang kailangan yung space? Hindi ko alam. Pero alam ko, it has to be as big as the Kabuyaw. These are two warehouses na mahaba. Opo. We don't need the assembly area anymore. What we need is the storage area. Opo. Storage for maintenance, ano? Opo. Kalahati lang ng aming tinitingnan na yun sa PSI warehouse. Baka kalahati nyo na kailangan namin. I don't really know the specifics. Opo, sige po. Okay, Chairman, dito ho sa barangay election, kasi po sabi ni Presidente, hindi siya sang-ayon. Kailangan niyo po ng enactment of Congress dito. Alam po naman natin, di ba, kapag sinabi ni Presidente, yun din po ang timon dyan sa Kamara. So, paano ho ang bilangan nito? Ito bang PCOS gagamitin niyo sa barangay election, Chairman? Annual po, yes. Manual elections from barangay as what we did in 2010. No? Hindi ho PCOS ang gagamitin. Although, tingnan natin, kung pag-aaralan lang namin, kasi atin na yung PCOS, sayang, nabili na namin. There are those that can function. Baka naman pwede tayo mag-pilot na para i-PCOS ang ibang area na maganda, kasi meron naman kami magaganda pa magtatrabaho PCOS. I think, tagarin na natin ang panggamit ito, atin na kung pwede. Pero inaaral namin. But in general, it should be manual. Kasi o presinto lang ito. Walang transmission ito. Paglabas ng isang resulta sa isang PCOS, that should be the result of the barangay. Election. So, mas mabilis sana. No? Kaya lang, mas costly ito. Mas costly. Because kung PCOS ang gagamitin natin, we will have to import again the data. We will have to use the printer for the special printing ng mga pangalan ng mga kandidato. Hindi kagaya noong manual eh. Manual eh, blank lang yan eh. Ipinapag mula, susulat mga pangalan. Wala akong problema sa paggawa ng balota at saka printing. Pero pag PCOS, so we will need special ballot, special printer. Apo. Okay. Sige po, Chairman. Pero Chairman, hindi ho naman nakasaad nga sa batas na dapat yung barangay election automated, di ba? Hindi nga eh. Hindi, okay, sige po, apo. Okay. So Chairman, huling punto po no sa dito pa rin po sa PCOS na to. Kasama ba sa inyong pag-aaral kung ilan ba hong balota ang hindi iniluwa? Alam niyo ho 'yon kasi sa akin po importanteng malaman natin 'yon. Yung total number ng hindi po iniluwa, hindi ho nakapag-participate yung butante na hindi niya naman fault, di ba? Fault ng makina. For whatever reason, ayaw niyang kainin, ayaw niyang tanggapin. So, ilang pong butante ang hindi Tama ho yun. We will have the inventory of that. Let me just say, you know, as far as yung preparasyon namin dito, hindi ho dapat dumuwayan ng kasing run yun yung 2010. Kasi oh, meron po kami sinod na problema yan. Yung thresholding, oh, if you recall, in 2010, meron po yung thresholding na 50% ang dapat i-shade mo. Pag less than 50%, lumalabas ulit yan. Bumabalik sa'yo, ambiguous yung result. So, paikut-ikutin mo yan. Pag hindi tinanggap yan four times, i-reject na yan. Sinold natin yun by lowering the threshold to 20%. So, dapat konti lang po rinereject ng balota. At talaga rinereject niya na tunay is yung nagalaw yung mga barcodes, yung nagalaw yung mga security features. Yun, o talagang i-reject yan. At sasabihin naman ng makina na illegal vote yan o fake ballot o kan. We will have an inventory, but I think in general, I think it should be much less than the 2010 rejection. Abangan po namin. Last question po namin. Kasama po sa final inventory namin dati ito. Apo. Abangan po namin. Ha? Abangan po namin kung ano po. Kung ilan po ba talaga. Sige po, Chairman. So we'll be calling you again pag meron po mga issue na po namin klaruhin. Ano po? Kasi nga po okay. If you allow me, let me just add by saying na sinabi ni Presidente na gusto niya matuloy ng barangay. Sa akin naman, mabuti na lang. Nakakaroon na ng immediate reaction, no? So the benefit that I got is while I myself think that we should not or I think we should postpone it, since the President, at sila naman ang pipirma ng batas eh, hindi naman kami. Recommendation lang kami, Congress ang magpapasa ng batas, but mahal ni Presidente, kung ayaw niya, at least this early, we are aware na
matutuloy ang barangay election so we can make the necessary budgeting of our time. Opo. And effort. How much do you need, Chairman? Sabihin na naman kami, bitin na naman kung mapopospono. Hindi, ito hindi na kami nakabitin. Unlike in 2011, yung ARM, nabitin kami ng matagal, ultimately nakapasa na postpone after several preparations have already been made. Opo. Now, alam na natin, hindi mapopospono, ayaw ni Presidente, hindi niya pipirmahan. Kasi na maglabas ng batas ng Kongreso, ibibigay ni Presidente yan, edi wala. So I think we should now prepare for it. Nandiyan eh. At saka yung budget, how much do you need, Chairman, sa ano po, sa barangay election? Hindi mo mahirap ang budgeting ka, ang konti lang. Saka may budget na kami for 2012, binigay na sa amin yan yung ano, for 2013. Okay. Opo. Na kami for barangay. Kaya lang, yung preparation, hindi kasing haba ng automated, but we need about 4 to 5 months. Which means we're to start already now. Opo, opo. Wala ho kayong choice, Chairman, kasi nga po, di ba? Bagamat siguro, asahan nyo marami dyan protestang kailangan ma-resolve ang COMELEC, but ano ho kayo? Commission on Election. Kaya, barangay election. Trabaho. We can assign this to our committees. We kompleto naman kami sige ngayon. Po. Opo. Pito na kami. So, I think we'll be able to manage. Opo. And make sure that we have a successful, also a successful barangay election. Good luck, Chairman. Thank you, sir. We'll be keeping in touch again. Salamat po, Chairman. Thank you. Okay. Ayan, si Daddy Sixto Brillantes ng COMELEC. Diba, kaya nga, Commission on Election. Eh, barangay election. Talagang election. Nakang choice, diba? Opo, tsaka para talagang mairaos natin to, itong mga halalan na ito. Baka akala ng iba, itong barangay election, ganun po lamang kaano yan, na parang hindi ganun ka-importante ho. Hello? Importante. Importante yung barangay election, ha? Unang-una. Yung mga politiko, mayor, konsihal, gobernador, congressman, sino ho ang binabata? Barangay chairman. Di ba, tigats? Bakit ganun ka-importante si chairman? Eh, unang-una, siya ang promotor ng vote buying. Sa ibang lugar, ha? Hindi naman sa lahat, ha? Sorry po, ha? Ito, bakit po? Sorry po, ha? Si chairman ang promotor sa kalokohan. Hindi naman, hindi ho lahat, ha? Hindi lahat. Bagamat ang sinasabi ho ng ating batas, ang barangay ay apolitical. Diba? Hindi dapat kasama yan sa politika. Hello! Opo. At alam niyo ba kung magkano tinatanggap ng mga barangay mula sa Internal Revenue Allotment? Ha, buwis ninyo, buwis natin, abay malalaki. Mga kaibigan, pagka nalalaki ang tinatanggap po ng mga barangay na yan at may mga sweldo rin po ang mga barangay chairman. Ha? Bakit may mga lugar nagpapatayan ang kandidato sa pagka-barangay chairman? Dahil din po doon sa perks and privileges na nakukuha niya. Opo, sa mga politikong ito. Talaga pong ito'y napaka-importanting halalan. Kaya kami po'y kasama ho dito ng gobyerno ho sa information dissemination at pagmulat po sa ating kaisipan na napakahalaga din po ng barangay election. Okay!